tinatawag sa atin ay people of the book, sapagkat kapwa tayo naniniwala sa mga kasulatan. Ang ibig sabihin, marami tayong mga common denominator. Kaya naman pag nag-usap ang Kristiyano, Hudyo, Muslim at may nakikinig na Hindu o kaya Buddhist, sila ay na-out of place sapagkat hindi sila marahil makarelate sa pinag-uusapan natin. Pag pinag-usapan natin ang mga propeta, ang mga aklat, araw ng paghuhukom, anghel, lahat yan ay common denominator natin. Inuulit ko, ang tawag sa atin ay people of the book. Kaya lang, pag dumating sa punto na nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan sa iba't ibang pananampalataya, may mga taong hindi maiwasan maitanong ang tanong na, ano ba ang nauna? Quran o Biblia? Sino ba ang nauna? Si Muhammad o si Jesus? Bakit? Sapagkat may kaisipan na kung sino ang nauna ay siya ang tama. Maraming gusto mag-shortcut dahil aalamin na lang kung sino ang una, siya ang tama. Kaya ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba ang nauna? Biblia o Quran? Ano ang nauna? Biblia o Quran? Sana nga ganun na lang kasimple ang sagot. Na kung ano ang nauna, sino ang nauna, ay siya ng tama. Pero, mga kababayan, mga kapatid, sa pag-uusap ng reliyon, hindi po una-una ang basihan. Dahil kung una-una ang basihan, marami diyang matandang pananampalataya tulad ng Budismo, tulad ng Hinduismo, pero alam natin na hindi tama ang kanilang pananampalataya, sukdulan ang kamalian sa kanilang paniniwala dahil nagsisipagsamba sila sa mga hindi katanggap-tanggap talagang sambahin tulad ng pagsamba sa hayop, sa daga, sa ari ng tao, a'udhu billah. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang pinakarasyonal na pananampalataya sa balat ng lupa ay narito sa tatlong binanggit natin. Ang people of the book, kasama tayo doon, Hudyo, Kristiyano at Muslim. Okay, so paano ang tamang pag-unawa? Ang pinakamainam ay balikan natin ang dahilan ng Diyos kung bakit siya nagpadala ng mga propeta. Sa ganong paraan ay malalaman natin kung ba't may nauna o nahuli. Tandaan natin, nang nilikha ng Diyos ang tao, ang punong dahilan ay para sambahin siya. Ewan ko lang sa ibang pananampalataya, pero sa Islam, masyado yan binibigyan ng dain. Sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nilikha lamang niya ang jin, ibang usapan naman yon, yung mga hindi natin nakikita ang nilikha dito sa mundo, at ang tao maliban sa layuning pagsamba. So, sa pagdating pa lang ng ating magulang na si Eva at Adan, ay yun na ang dahilan. At dumating ang propeta Noah, Abraham, at lahat ng mga sumunod na mga propeta. Subalit, ito ang dahilan. Sa paglipas ng panahon, tandaan natin na mayroong sinumpa na Satanas na nagbanta sa Diyos na ililigaw ko ika ang lahat ng mga tao dahil sa galit niya sa atin, sa mga tao, sa ating magulang, kay Eva at Adan, nagbanta siya na ililigaw ko ang mga tao at hindi mo sila matatagpuan na magpapasalamat sa iyo. O sila'y maliligaw, sila ay sasamba sa ibang Diyos-Diyosan. Yan ang banta. So sa paglipas ng panahon, ang mga tao ay likas na sumasamba sa Diyos. Pero paglipas ng panahon, darating ang Satanas, bubulungan sila, sumamba kayo sa kahoy, sumamba kayo sa bato, sumamba kayo sa ribulto, yun ang nagiging dahilan. Kaya ang Diyos ay magpapadala na naman ng isang bagong propeta dahil nawala yung original na turo. Okay? Kaya darating si Propeta Noah, Nuh alayhi salam. Lilipas na naman ang panahon, maliligaw naman ang mga tao dahil hindi titigil ang Satanas hanggang araw ng paghuhukom eh. Iibahin na naman niya kung sino ang sasambahin mo. Darating na naman ang susunod na propeta hanggang sa dumating si Abraham, si Moises, si David, si Jesus, si Muhammad. Sila ang dahilan kung bakit padala ng padala ang Diyos ng propeta dahil patuloy na naliligaw ang mga tao. Anong kinalaman nito sa Quran at Biblia? Tingnan niyo, malapit na tayo sa kasagutan. Ang mga propeta sa tuwing dumarating, karamihan sa kanila ay may daladalang aklat dahil bukod sa pagsamba sa Diyos, ay mayroong batas na pinapadala ang Diyos kung paano sila mabuhay. Opo, sana naunawaan natin yon. Katulad halimbawa, suhuk ni Abraham, Taurat ni Moises, Salmo ni David, Ebanghelyo ni Jesus, at Quran ni Muhammad. Sumakanlanawa ang kapayapaan. Ang mga aklat na ito, ay pamantayan ng tao kung paano mabuhay dito sa mundo. Kung kayo ay bumili ng kasangkapan, kadalasan may tinatawag na manual. Aklat na maliit nasa loob ng inyong gadget, sabihin natin cellphone or television. Sa aklat na yon, sa manual na yon, sinasabi ng inventor, ng nag-invento ng cellphone mo, kung paano siya i-operate. Sapagkat ang nag-invento, siya ang nakakaalam kung ano makakabuti, makakasama sa kanyang inimbento. Ganyan ang tao. At susundin natin yung manual kung ayaw nating masira yung kasangkapan.
Exactly the same concept. Ang ginawa ng Diyos ay nagpadala siya ng aklat na nababagay sa ating panahon. Sa ating panahon upang maging pamantayan ng ating buhay. Kaya po, may iba-ibang panahon ang mga aklat. Maaring kung matagpuan natin ang Taurat ni Moises ay hindi bagay sa, hindi angkop sa panahon natin ngayon. Pero 100% sure na ang aklat ni Moises na Taurat ay nagtuturo ng pagsamba sa tunay at tanging nag-iisang Diyos. Subalit sa mga maliliit na pagbabatas, katulad halimbawa, paano maghatian ng kayamanan, paano mag-asawa, paano magnegosyo, maaring may ibang pagkakaiba sapagkat ang bawat batas may binabagayang panahon. So ang ating aklat na dapat sundin sa huling panahon ay ang Quran, sapagkat lumipas ang panahon ng Ebanghelyo sa panahon ni Jesus. Sana mapagmuni-munihan po natin, mapag-isipan natin ng malalim ang tungkol sa aklat dahil isa ito sa pinakamalaking haligi ng ating pananampalataya. Kung tama ang paniniwala natin sa mga aklat, ay magiging matuwid rin ang ating pananampalataya. So ang sagot, ano ang nauna, Biblia o Quran? Ang Biblia po ay compilation of books, Biblos mula sa Greek word, at hindi ito ang Ebanghelyo ni Jesus. Ang Ebanghelyo ni Jesus ay sa wika niya dapat matagpuan, ang Aramaic, at kung makita man natin ito, ito ay naaangkop sa panahon ni Jesus, katulad ng Taurat sa panahon ni Moises, katulad ng Suhup sa panahon ni Abraham, at ganun din ang iba pang mga aklat. Ang Final Testament ay ang marangal na Quran. Naway dalangin ko sa Diyos, mga kababayan, pag-isipan po natin ito ng malalim dahil ito po ay may malaking kinalaman sa ikatutuwid ng ating pananampalataya. Maraming salamat po at dalangin ko naway gabayan tayo ng ating Diyos na tagapaglikha.